morning guys. Ito tayo. Ito guys, turo ko yung pagpapalit ng brake pads. Bago. So, bago ipapalit natin. Manipis na itong sasakyan na ito. So, ito, luluagan natin siya dito. Ito guys, ayan. Ayan ang mga focus nito. So, ayun, maluwag na. Pwede na natin kamayin. So, dyan lang muna siya. Ngayon, itong piston, pababalikin natin guys. Hihilahin na. May papasok yung screw dito sa hole na yan. Hihilahin nyo ngayon. Yan, maataras na siya. Dito rin guys, pwede ito. Tulungan nyo dito. Ito, papakita ni BJ yan. Ayan, umanganga na. So, yan na. So, ang technique niyan guys, tanggalin mo na nga. This time na, pwede mo na tanggalin ito. Patong mo lang dito sa ibabaw ng gulong para hindi siya madudumihan. So, ayan guys. Ang technique niyan guys, isa-isa lang muna. Huwag mo nang dalawahin. So, ilagay mo muna itong isa. Para ma-i-press pa natin paloob yung ating gagawin natin. So, ayan guys, oh. Sikwatin nyo ulit dyan sa loob. Magkakameron ulit yan kasi makapal yung inilalagay natin. So, ayan. Sikwatin nyo dito. Isa dito guys, ha? Isa dito tsaka dito. Yan. So, ipo-focus ni BJ yung pinaka dito sa itaas. Okay guys, mukhang pwede na yung isa. So subukan natin ano. Subukan natin ilagay yung isa. Ito guys, ganyan mo lang oh. Hilay iangat yung ganyan, ilagay mo lang na ganyan konti. So nakakalang siya. So ito guys yung pinagpalitan. Ang difference niya guys sa inner. Ito guys, medyo ayan. So bago makapal talaga. Sa outer naman, ayun. So may preno pa pero manipis na. Gusto na magpalit na may-ari. So ang tamang pagpo-positioning nito guys, ito. So may clip dito guys, ito makikita rito. Dito may clip. So ayan guys, so may clip 'yan. Tandaan nyo guys kasi yung mga project car natin kung ano yung darating yun ang ginagawa natin. So ito guys, paulitin ko ha para makuha nyo. So guys, yan o oh. Yan, ipepress to, pinepress yan, ipress, tuunan mo yun. Tapos ito rin sa baba. So maganda, unahin mo yung itaas kasi nakakadiin siya. Itong ibaba ipepress mo rin. Ayan, pumasok na agad. Ito yung pinepress guys. Oh. Ayan. Ito. Bubuka kasi yan eh. Ayan. So, dito sa loob, this time, pwede mo itong tanggalin. Ipatong mo na lang dito. Yan oh, hindi siya makakawala kung hindi ka malikot. So, ito lang ang merong spacer siya. So, yun ang meron siyang spacer. Ikinakalang siya dito guys. Padikit sa drum sa disc brake. So ayan, may preno siya guys oh. Yan ang trabaho niyan oh. Pre-up ko sir guys ah. Ayan oh. Ano, pag umiikot yung inyong disc tapos ka ano yan oh, yan ang naglalak. Ganyan ang trabaho niyan guys. So maganda ang preno brake system ng mga sasakyan ngayon. So ito guys ah, pakita ko yung ano, piston na bumalik. So, habang naminipis ang preno, pakita ko guys. Yan ang pwesto niyan eh. So, habang naminipis ang preno, tumutulak tong piston. Ito, habang tumatapa ka dun sa loob. So, malaki na siya. Ibig sabihin, namipis na siya. Parang ganito siya kalapad, guys. Ito.
Yan. Sasubukan natin kung kasya na ipasok. Ang positioning guys, ito. Yan. Yan. Papasok mo dahan-dahan. Ngayon, isusukat mo siya guys kung kasya. So, ganun, kakapal. Oh, malaki siya ng baon. So, ang piston, habang nakabaon siya, tumataas yung brake fluid nyo doon. Kasi yung brake fluid dito, na pinabalik natin, papanik yan sa dito. Sa brake master. So, mamaya, nandiyan ano, pag nag-press out tayo doon, nagpabalik tayo ng preno sa isang caliper dito sa kabilang side. Makikita nyo, hindi kami magdadagdag. Tataas siya. So, ikabit na natin. So, nagtatanong yung iba, bakit mababa ang fluid nila? Sa katotohanan, pag bumababa ang fluid nyo, pumupunta dito sa brake caliper ang tawag nito, guys. So, pwede na nating ipabomba. Kuya, pakibomba na yung preno. So, pag nag-ano kayo sa customer, sabihin nyo, sir, kuya, pakibomba. Lagyan nyo ng ano, paki para ano. So, yan, nag-ihikit ako dun. O, malakas yung ating kamay. Lumilipad pa. So, ito, bobombahin yung preno. Pakibomba, kuya, preno. Tiba. Ito. Tingnan mo, habang binabomba niya yan, Perme, steady. Ayan, Guys, tingnan nyo, ang lakas niya, Ayan, tingnan nyo. Sinisikwat ko. Papa-release natin, bitaw preno. Ayan, Guys, pag bumitaw ang preno, pre-up na agad siya. Checkin natin, Sabihin ko, preno dun. Preno po. Yan, guys, Stop agad siya. Bitaw po, bitaw. Ganyan ang pag-check. Preno! So, ayun, meron na agad. Isa pa. Bitaw po. Papreno natin, guys. Preno! Ayun, guys, Nakapreno siya, guys, sa tingin nyo, ang lakas ng pansikwat ko. Kasi ito yung handle ng ating floor jack. So, ibig sabihin, good talaga tayo dyan. Very good. Bago yan, Okay po. So, ang ginamit natin ay Optimum. So, para rin siyang Metal King. Kasi Metal King, isang brand. Pero, kung nagbabudget kayo, basta naman may preno siya, katangian ng mga preno, ang importante, meron siyang pads. Ganito. Ayan, meron pa nga to, pero gusto niya na magpalit. So, nakita yung difference. Wala namang problema, basta may budget. Palit kayo. Pero ito, pwede pang gamitin. So, better yung bagyo. Bago. So, shout out kay Optimum. Optimum. Baka naman. So, maganda preno siya. Na-tested na rin to. Maganda. So, yung gagawin naman natin mamaya, palit sa likod, guys. Tig isang side lang ipapakita ko kasi parehas din naman yung gagawin natin. Sana nasundan nyo to. Ngayon, pagka ganyan, naka-video kami. Tightening din, tightening. For sure, kasi mamaya salita tayo na salita. Hindi pala siya mahigpit, So, ayan. Checkin natin. So, good. So, very good siya. Yung gulong, kagaya na lagi natin sinasabi, vertical tayo. Yan. Pag nagsalpa ka guys, walang tsamba. Tsaka ito guys, ito yung papansinin nyo. Meron akong floor jack dyan. Tsaka at the same time, ayun, meron akong support na kalso, jack stand na improvised na iron. So nakita nyo, hindi pa naman siya nakalapit kasi madaling trabaho naman to. At least may suporta ka. Hindi ka mahuhulugan. So guys, ito, hindi ako tsatsamba. Malaki tong gulong na to, 16 rim to guys, 205 65 by 16. Malaki siya, so kailangan mo ng pwersa. Pero pag may sistema ka, hindi ka kakain ng malaking pwersa. Guys, ayun, hindi ka tsatsamba, pasok agad. So guys, tightening tayo dyan. Ang pagbabalik ng nut, ikamayin nyo muna.
kalimitay niyan ano, clockwise, pahigpit. So, may mga tornilyo na ganito. Nakita niyo, extended. May maliit ito eh. Ito, mahaba. Pakit ngayon yan nyo guys. So, pagbabalik nyo, itong nut na may marka na para sa extended kasi mahaba. Ayan o. Tinutuo niya talaga, pinapapasok niya. Diyan yan guys. Huwag kayo magkakamali. Ayan o. Kasi mahaba siya. Talagang lalabas yung thread. Ito naman, eksakto. Kaya huwag nyong pagpalitin. Tandaan nyo guys para wala kayong problema sa mga pagbabalik. So, ganun pa rin. Nandito yung paa ko. So, parang ano, naalala yan niya. So, tingin nyo, pag naglalagay ako, lagi siyang may katapat. Yan, oh. Parang diagonal. Oh. So, yan. Ito naman. Nasa sigurado kayo pagka ganun. So, pag malalaki ang gulong, dapat na magaling kayo mag-eksakto. So, ayan, tightening yan, pero kamay pa lang, mamaya na natin higpitan. This time, guys, pwede nyo nang tanggalin yung kalsa nyo. Support jack stand. Ito, bibidyo ni BJ. Ayan. Jack stand ko, pwede pang patungan eh. Pero matibay siya, guys, oh. May paikot na bakal yan. Tsaka dito, may support na pa sa ilalim. So, angle bar, flat bar, round bar, ayos. So, this time, ito, pwede na tayo magbaba ng jack. Basta pag nagbababa kayo ng jack, guys, labas ang ulo nyo, ha, kasi may bumper, may mga bakal sa chassis. Tingnan nyo, bigla siya. Ayun. So, ganun kasimple. Ngayon, magta-tightening tayo, guys. Gamit tayo ng power handle. Kukunin ko. So, ayun, meron tayo ano. Ito, tubo. Tingnan nyo lang, guys. So, hindi na masyado na persa. Ganun pa rin. Ito may tutok siya. So, magandang magigpit ng goma sa baba talaga. Checking na yan, checking. One. Two. Three. Four. Five. So guys, ayun. Ang pag-check ko lagi. Kalimitan, dalawa. Kasi ayoko yung nalilipadan ako ng goma. So, ganun, mas meron kayong double checking. Kasi pag DIY, do it yourself, parang ikaw na rin yung chief mechanic. Kailangan, nahigpitan mo na to guys, doblehin mo. Sabi nga nila, 2 is better than 1, ganun sa mga sasakyan yan. Dalawang beses ka nag-check up ng tightening, sigurado ka. So, kahit umalis yung sasakyan, sigurado ka na hindi lilipad dito. So, ito naman, yung likod ang bubuksan ko. Ay, sa likod, magpapalit tayo ng brake shoe. So, ito guys, safety tip. Meron tayong kalsa rito para hindi mag-move ang sasakyan kasi pinarelease natin handbrake. Pag umangat kasi ang likod, naka-neutral siya. So, kahit nasa flat surface kayo, surface o nasa uphill o downhill na paradahan, mas maganda meron kayong ano doon, kalso. Ito, naluwagan namin na sa baba. So, yung video natin talagang kailangan kasi guys na ano eh,
na-edit. So, ganun naman ang una talaga. Luwaga muna sa baba bago itaas. So, papakita namin kung saan kami nag-jack dito. Mahaba kasi, mahirap mag-edit. So, yung shortcut yung iba. So, ayan. So, ipapakita ni BJ yung aking tulog si Kyle kasi. So, guys, ayun yung aming jack. Nagano kami sa may differential, yung pinakailalim. At the same time, dalawa bubuksan ko, dalawang jack stand. So, papakita ni BJ doon sa likod, sa ilalim. Okay guys, so nandito tayo sa rear drive. So, ayan, ang pagbubukas, lagi nating ano, ito yung purpose nito, para mag pre-op, pero huwag kayong papalo dito sa stud nut, dito lang, mahina lang naman yan, parang ginigising mo lang siya. So, may kailangan ka ng screw. Sikwati mo siyang dahan-dahan dito sa may. Dito, tapakita ko nga. Ayan. So, umaangat na siya. Suporta mo agad ng isa, guys. Yung parang nakikita nyo sa vulcanizing shop. Dalawa yung pantanggal nila ng ganito. So, bumubuka siya, guys. Oh. Ayan. So, dapat habang sinisikwat mo rito, yan, bumubuka siya. Pag hindi siya bumubuka, may problema siya. So, yan guys, oh. Tingnan nyo, oh. Hindi ko siya, walang masyadong pwersa. Basta sikwat-sikwat lang. Ayan guys, oh. So, ito pa rin yung mga nakain na preno, oh, guys. Makikita nyo yan, ayan, oh, yung dust. Ayan, oh. So, ayan, yung black. So, kakalasin naman nating buo. Hindi nyo na kailangan brasin na gano'n yung nakikita nyo sa video ko. Kalasin na natin lahat. Ito guys, ang importante lagi, oh, sundan nyo. Yan o. Oh, yan, sinisikwat. Pero mapansin nyo rito, yung adjuster nya makapal. Mahaba, ano? Pag bago, yun, i-adjust natin yung pababa. Kasi makapal ang pads na ilalagay, itong brake shoe na ilalagay natin. So, ganito lang pagtatanggal, ipasok nyo lang dyan. Kung meron kang plies, ganunin mo lang, oh. Ito. So, pumapasok na yung ano mo ron. Pwede mo na siyang sikwatin. So, ayan, teka. Ayan. Kasi maganda ang lapat niya. So, dahil guys, natanggal natin. O, maganda tong spring na to, malakas. Medyo dalawang beses natin sinubukan. So, guys, pag natanggal na to, ito na yung sinasabi ko, yung brake shoe lock. Ito, yan. Yung may gatla na yun. Butas yun eh. Kasi, ipupush mo yan, guys. Pupush mo lang. Panoodin nyo mabuti. Yan. Ipupush nyo. Tapos, turn nyo lang ganun. Ayan, oh. Tanggal na siya. Sa isang video natin, sa lakas nito, tumalsik. So, ipapakita ko yan, oh. Ayan, guys, oh. Ayan, tatanggalin mo na yan. Tsaka, meron siya dito, yan. Guys, ito yan, oh. Ang forma nun, pakita ko na sa inyo guys dito. So yan ang forma niyan guys, nakalagay yan dun, tapos merong isa dito para nakikita nyo sa actual na kaya nyo naman. Ayan o, step by step lang yan. So guys, ganyan ang forma dun. Ito, syempre may backing plate, may space pa yon. Yan ang pinapapasok guys, o tingnan nyo. Ayun, ipupush nyo itong spring. Yan. Tapos ikot nyo yun. So, ayun o. Nakalock siya. Hindi siya matatanggal talaga. Kasi ganyan lang naman ang trabaho niyan guys. So, ayan yun.
So, ito rin. Sa kabila, may yung pinakandulo niyan sa ulo, sa likod. Ihawakan nyo doon. Tapos, para pag-push nyo, ayan o. Ito. So, pag-push nyo, ayan, i-turn ko ulit. Ayan o. Pag-push nyo lang konti, tanggal na siya. So, ayan, guys. Tanggal na. Ganun lang ang mga trabaho ng pagsama-sama nyo, guys, pagka tinanggal nyo. So, ito yung ituturo natin. Pagpapalit ng brake shoe. So, this is the brake mechanism. Ito yung brake adjuster. Ito yung sa handbrake nya. So, maganda ngayon. Ito yung kinakawit-kawit lang. Ito yung pinapakita kong sinisikwat ko dito, guys. Yan, yan. So, isa sa loob yan. Isa dito. So, nakaganyan siya. So, talagang, kita mo, nakababa. Talagang may space siya na kailangan mong hilahin siya. Yan, ipapasok dun. Parang ganun. Yan. Kita nyo na, guys, ano. Yan yung binuklap natin ng score dito. Sa ibabaw. Yun. So, ito, hindi kayo pwedeng magbaliktad, guys. Kasi may pwestuhan yan. Tingnan nyo to, yan, oh. Pag nakapwesto yan dyan dito, hindi siya other way around na mabaliktad to. Makikita nyo yung guide, tingnan nyo. Pag baliktad ang pasok nyo, guys, ito tatama na. Ano? Kaya kailangan, makita nyo yan, guys, pag tinanggal nyo, ganyan yan. Galing ko muna to para maliwanag na maliwanag ang ating explanation. So, yan, ganyan yung guys, oh. Yan. Ito naman, guys, ito yung nasa ilalim. Ayan, oh. Yan yung kompleto na brake mechanism adjuster. So, ito yung sinasabi sa inyo, guys, na sinisikwat dito. Yan, iaangat mo yan para makapagbaba ka. Ayan, oh, pababa yan, oh. Papasok ang thread. Pagkapaayon, yung ganyan, nasisikwat, pataas yan, guys. Pero pagka ganito,